So, good evening mga kapigmates. So, bali may nag-request lang sa atin about sa heater daw na ginagamit ko dito sa baboy namin. So, alam naman ng iba nating subscriber dyan na ang gamit ko lang dito ay solar mga kapigmates. So, at ang tanong ng ating isang kapigmates, so, paano ko raw nagagamit ng ayos yung ating heater na ginagamit dito sa ating mga biik? Kung para daw hindi lamigin. So, ano raw, yung kung may araw daw, kung ilang days, kung gaano katagal, kung magastos daw, kung gano'n ang gagawin. So, para sa akin mga kapigmate, sorry ha, medyo madilim tayo dito, pero pagsyagaan nyo na mga kapigmate ha. So, para sa akin mga kapigmate, ang paggamit ko ng heater, so ito yung heater natin. At pakita ko sa inyo, so, ito yung heater natin na ginagamit. So, ano lang siya, ihawal lang po ito mga kapigmate. So, kung nasan yung mga piglet, inilalapit ko lang to na may apoy. So, ngayon wala siyang apoy mga kapigmate. So, bali 4 days pa lang itong ating mga piglet. So, yan. So, 4 days pa lang. So, wait lang, harap natin ang camera. So, yan mga kapigmate, ito 4 days pa lang to sa kayong doon kay Lucky. So, yun, nilalagyan ko po yun ng heater mga kapigmate. So, depende. Depende sa panahon mga kapigmate, ha? So, ang tinatanong sa atin ay kailan ba daw dapat na mayroon tayong heater na ginagamit. So, tanggalin muna natin to, ha? Kasi inihian na sa dinubahan yung inumin nila. Tapon muna natin. So, kailangan po lagi malinis yung inuman nila. So, may pitch silang konti. Ito mga to, wala na. So, ang paggamit nito mga kapigmate para sa akin, lalo na umuulan-ulan mga kapigmate. So, ang ginagawa ko po dito, unang araw pa lang sabihin natin na pagkaanak pa lang mga kapigmate. So, pagkaanak naman, hindi pa naman ako naglalagay nito. So, yung unang gabi mga kapigmate, unang gabi ng mga piglet. So, yan, sabihin nito na unang labas nito mga kapigmate. So, may heater na po tayong ginagamit. So, ginamitan ko sila ng heater agad unang gabi nila. Yan. Para mga kapigmate, ano po yun, lalo na yung mga biik na mahina, kasi ginagamitan ko yun mga pigmate, lalo na pag may nakita akong biik na mahina, ay ginagamitan ko nito. So, nag-ano ko ng pampainit sa kanila para mainitan yung katawan nila mga kapigmate. So, dito sa ngayon mga kapigmate, hindi naman masyadong malakas ang ulan dito, ambon-ambon lang, pero ngayong gabi, walang ulan, so bali 4 days lang nila, so wala na akong heater mga kapigmate, so hindi ko na ginagamitan ng ating heater. So ito, last na gamit ko sa kanila nito kagabi. So kagabing huli ako nag-heater dito sa mga to. So ito kasi mga kapigmate, kailangan ko talaga tulagyan ng heater. Kung mapapansin nyo naman, tagusan po yung hangin dyan, lamas-masok po dyan. So ito lang inaharangan ko kasi dito sila natutulog mga kapigmate. Kung saan sila natutulog, doon ko inaharangan. So, minsan nilalagay ko dito sa gilid yung ating heater. So, sa paggamit nun mga kapigmate ng heater na ginagamit ko, dahil wala tayo na bombilya na 220 watts para sa mga piglet, kasi para lang sa may mga kuryente yan. Tayong mga nasa bukid mga kapigmate, ay ito lang kaya natin i-provide para sa ating mga piglet. So, dito mga kapigmate, dito sa ibang to, itong mga naunang biik na to mga kapigmate, ginamitan ko to ng heater mga kapigmate, umabot ng 10 days. Kasi halos 10 days din yung ulan-ulan mga kapigmate. So, malamig talaga. So, hindi ko pinapawala ng heater itong mga to. So, kaya napakaraming ginagamit din natin na uling sa mga to. Pero, after 10 days mga kapigmate, kahit umulan pa, okay nang wala sa kanilang heater. Kasi kaya na nila yung lamig. So, ito naman mga kapigmate. Bali 3 days ko lang nilagyan sila ng heater. So, ngayon, sabihin natin na kahit gabi, hindi na ako naglalagay ng heater. So, solar nga palang gamit natin dito sa atin mga kapigmate, ha. So, yun yung bahay namin, nandun. Ito, bahay ng biyanan ko. So, lahat yan, connection po namin lahat yan sa solar. Yan. So, itong binabantayan ko lang ng heater natin mga kapigmate. So may kasabay to si Bailen na nanganak, si Lucky natin, yung pinakakauna-una akong baboy. Yun mga kapigmate, sa kulungan naman ito ni Lucky. So kahit hindi ko na po siya lagyan ng heater. So pagmasdan nyo yung aking kulungan mga kapigmate. Ayan. Ito yung kulungan ni Lucky mga kapigmate. So ito kahit hindi ko na nalagyan ng heater mga kapigmate. Sa gantong kulungan mga kapigmate, hindi po lalamigin ng mga piglet.
Huwag lang laging basa ang kulungan. So, huwag lagi, dapat hindi po laging basa to. So, kaya ito, pa-slope po to. Kaya hindi po to na titirhan ng tubig, mga kapigmates. So, pagmasdan nyo yung tulog ng mga piglet. So, pag ganyan mga kapigmates ang tulog ng piglet, so, ibig sabihin, komportable po sila. Hindi po sila nilalamig. So, yan. Bali, 4 days din po yan. Halos nauna lang yung isang inahin na nanganak bago dito sa ating isa sa mga to. So, ito yung mga anak niya. So, balang nandito, 2, 4, 6, 7. So, 7 lang nandito. Tapos, nandun kay Baile yung ano, yung apat. Namatayan tayo ng isa dito, mga kapigmita. First day, unang araw ng pagkaanak ni Lucky. So, may isa tayong naipit. So, hindi ko nabantayan yon. So, yan. Meron na tayong patay na isang big, mga kapigmate. So, bantay natin nung gabi. Tapos, nung umaga, kumain lang tayo. Pagbalik, eto na. O, yan. So, okay lang yan. Pero, next time, dapat hindi na ito mangyari sa akin, mga kapigmate. Kasi, totoo lang, ayaw ko namamatayan ng piglet. So, ang kinamatay nito, mga kapiglet, ay hiniga ni Lucky. So, yon. Naipit ni Lucky. So, nakita ko na lang, nung nagpapadede siya, mga kapat ni mga anak niya, dumedede, binilang ko, kulang. Kulang ng isa, hinanap ko, wala. Tapos, nung tinanggal ko lahat yung mga big, mga kapigmate, tapos tinayo ko si Lucky, nakita ko, nasa ilalim ni Lucky yung big, mga kapigmate, napanghina. Si Lucky. So, yun. Medyo nagulat ako kasi dito pa naman, dito sa pinaka-chan. So, sa pag dito sa chan ang nakaipit, hindi naman masyado mano yung big. Kaya lang, ang nangyari doon, mga kapigmate, hindi nakahinga. So, pukit po ang nangyari doon sa big. So, ito yung katawan niya. So, hindi naman siya napisa. Hindi, wala naman, okay naman yung katawan niya. So, ang napapansin ko dito, mga kapigmate, kasi nung tinanggal ko to, nangitim na yung buong katawan niya. So, pocket po, hindi makahinga, tapos yan. So, labas ang dila niya. So, namatayan tayo. So, nangyari yun, mga kapigmate, kumakain ako. So, hindi ko nabantayan. Kasi, mga kapigmate, pag gantong kulungan yung mga kapigmate, sa totoo lang dapat, tapos kasamang inahin, 3 days po. Ang sabihin natin na 3 days ang minimum lang po nababantayin natin yan. Pinakamatagal ng 5 days na magbabantay tayo pag gantong kulungan natin o na walang harang. So, dahil mga kapigmate, bagong anak si Lucky, syempre, mahina po ang katawan ng baboy natin. Pag mahina ang katawan ng baboy, dapat po binabantayan talaga. So, yun, ilang araw, ilang gabi rin akong puyat, mga kapigmate, talagang sumusuko talaga ako noon. Pero, hindi ko naman sila pinabayaan. So, nagkataong kumain lang ako. Pagbalik ko, yun na. So, kung masasabi natin kung pabayabang inahin natin, ako mga kapigmate, hindi po pabayayan, napaka maalaga pong inahin na yan. So, talagang nanghihina lang siya nung unang dalawang araw niyang yun. Kaya naman tayo. So, sa paggamit ng heater, mga kapigmate, pag gantong kulungan nyo, so, no need na ng heater, mga kapigmate, hindi nyo na kailangan ng heater dyan. Kahit unang araw, mga kapigmate, hindi na kailangan lagyan ng heater. So, kahit naulan-ulan yan, mga kapigmate, basta walang butas yung bubong nyo, kahit tagpi-tagpi ang bubong ko, mga pigmate, wala pong natulo dyan. So, ang bake natin dito, safe. Para, kahit hindi nagamitan natin ng heater. So, sa totoo lang, mga pigmate, kung may bumbilya kayo na sabi natin na 100 watts na dilaw na ilaw, dapat talaga may bumbilya kayo para nakatutok dyan sa may mga kuryente. So, sa atin dito, solar lang, puro LED gamit natin. Kaya, hindi tayo makapag-provide ng broding light na 100 watts. So, yan. So, tulog yung ating mga baboy. So, mga buntis na yung mga yan. So, ito mga kapigmate, ha. So, ito yung in-injika natin ng Lutalize. So, yan. Sarap ng tulog niya. Sarap ng tulog, mga kapigmate. So, may napagsabi sa atin na kinabukasan pa raw ilalabas yan. So, sana nga, bukas ilabas na. So, mabalik tayo dito, mga kapigmate. So, sa gastos naman sa uling. So, sasagutin natin sa gastos sa uling. So, bale, sa ganito, mga kapigmate, hindi po magastos kung uling ang gagamitin nyo. Yan, kung ganito. So, ito yung mga huling gamit. Hindi ko na nalinis ito, eh. Kahapon ang huling gamit ko nito.
So sa uling naman mga kapigmate, so dito lang ako namalmaan ng madaming uling na nagamit ko. So nakakalating sako ako mga kapigmate. Sa loob ng 10 days, kalating sako naubos ko sa mga to. Dito sa mga piglet na to. So talagang yan, talagang tinutukan ko yan ng heater na to. So maghapon, magdamag mga kapigmate ang ginawa ko sa heater. Lagi tong may uling. So hindi ko pinapawalan ng apoy. So may mawalan naman sandali, mamaya sisindihan ko rin. So ganong katagal mga kapigmate. So dito naman mga kapigmate sa mga to, bali kukunti lang sa, sabihin natin ito yung sako ng uling. So nandito yung sako ng uling para makikita nyo eh. Nakalimutan ko pa ipakita sa inyo. Galing na rin naman tayo dito. So ito yung uling namin. So dito ko nilalagay yung uling. So ito yung bakante kong kulungan. So itong uling namin no. So sa isang sako, o kalahati pa nga ito mga kapigmate, o kalating sako pa. So parang hindi nabawasan nung sa anak ni Baile. So ito, kalating sako pang uling. So ang sako ng uling dito mga kapigmate, so pag sa mismong gumagawa ka ng uling, bibili mga kapigmate, 170 lang ang sako. Pero kung dito na sa mga tinda-tindahan dito sa lugar namin, so yun, papadede na naman si Lucky. So ito mga kapigmate, so biglang lalaki ng mga anak ni Lucky ngayon, oh. Yan, so yung pipilay-pilay. So, mawawala din yan. So, yan. So kung dito mga kapigmate sa mga, patayin ko na tong ilaw na to, kasi hindi naman ginagamit, saka okay na si Lucky. So sa mga tindahan dito mga kapigmate, kung hindi sa uling ang kabibili, ang presyo ng uling dito ay 250. So, ilang inahina na pa anak natin, ilan na? So, isa, dalawa, bali, tatlo na mga kapigmate. Tapos ito, mga anak pang February. So, ibig sabihin sa isang sakong uling natin, mapagagamitan natin ng mga ano pa. Pag nanganak pa to, siguro hanggang sa mga anak pa to mga kapigmate, magagamit pa natin yon. So, ayan. So, sa ngayon, hindi ko na ginagamitan to kasi tingnan yung tulog nila. So, ayan. So, sa gantong tulog mga kapigmate, hindi pa naman sila patong-patong, so ulo lang nakapatong dito. So ibig sabihin nito, komportable. Tapos, lalo natin mga kapigmate, mas komportable. Diba? Ayan. So yan po yung update lang natin. O yung pinabablog lang sa atin kung mas okay daw ba tong gantong gamitin or your brooding light. So sa totoo lang, mas okay yung brooding light kung mayroong kayo. Kasi kasino ng gastos nun? Sisindihan mo lang, may switch lang yon, sisindihan mo lang, ayan ang ilaw. Eh dito kasi, magsisindi ka pa, magpapaliab ka pa, babantayin mo pa pag naubos. Kasi ang isang ganto mga kapigmate, isang puno dito, pag naglagay ako ng uling, tumatagal lang ng pinakamatagal na 3 hanggang 4 na oras. Yan. So lalo na to, basta mga, tanda nyo mga kapigmate, basta ang tulog ng mga piglet ay huwahiwalay, so walang problema yan. Pag ang piglet nyo, nakita nyo, patong-patong na, yan, kailangan nyo na maglagay ng ilaw na ganito. So, yun lang muna vlog natin ngayon. Pinano lang sa atin, gusto lang i-vlog ko kung paano gamitin at kung kailang kinakailangan gamitin. So, yun lang. Sana mga makatulong sa inyo mga kapigmate ito kasi marami nag-aalaga ng baboy sa mga lugar na walang kuryente. So kagaya nitong sa atin, walang kuryente dito. So sinet upan lang natin ng solar. So sa solar, 12 volts sa maliit na setup. 12 volts lang ang ilaw na ginagamit natin. May inverter man ako with yan, pwede naman tayong gumamit ng 100 watts pero kawawa yung battery ko mga kapigmate. Alam nyo bakit? Sa setup ko dito na solar, ang battery ko lang po ay 100 carbon. So sa 100 watts yung mga kapigmate. So, napakadaming ilaw kong gamit dito. So, sa ilaw lang ng pambahay namin yun. Pag nilagyan ko ng 100 watts, siguro hindi aabot hanggang umaga yung ilaw namin. Kaya, tipid-tipid, syempre, huwag abusuhin. Kasi mga kapigmate, ang solar setup, pag inabuso, madaling masira. Pita ko lang sa inyo ang aking mga ano, nag-aaway-aaway na naman itong mga to. So, pag ganun, habang dumedede sila, may isang natutulog. Sana all, sana ganyan laging busog. Ayan lang mga pigmate, update natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito nga pala si John Jerry Alton ng All About Pig Learning.